Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong aminawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang Pariseo nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit na may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poong hinilin. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yung patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patadagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ng pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilhin ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila. Wika ni Jesus, madam mo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol.
Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa, patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Malwalhati pong pag-uwi sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno, na tahanan din natin. Saan man po kayo nang galing, malayo man o malapit, sinasalo po natin ang bawat isa sa ating pagdating at idinadalangin ang kapwa natin deboto sa ating kaliwa at kanan, harap at likuran. Sa pamamasyal po natin sa hardin ng panalangin ngayong umaga, ay bitbitin po natin ang isa't isa, lalo na po ang mga nakikipaglaban sa kanilang mga karamdaman, sa kani-kanilang tahanan o higaan sa ospital, pati na po ang dati na nating matitibay na kasama rito tuwing Biyernes, na wala rito ngayon. Napakainit na ng panahon, mga kapatid. Alagaan po ninyo ang inyong sarili. Damihan ang inom ng tubig. Humanap ng pagkakataong makapagpahinga at manalig na sa panganib ay iingatan tayo ng poong may kapal. Gaya po ng sinasabi sa Salmong Tugunan. Nakakaantig ng puso ang awit na ito ng salmista sa Salmong Tugunan. Ano po? Ang pagnanais niyang tumahan sa templo ng puon habang siya'y nabubuhay ay nagbibigay boses at pangalan sa alab ng ating kalooban na kung minsan ay hindi natin mahawakan at maunawaan. Gusto nating mapalapit sa Diyos. Gusto natin siyang makita. Pero natatagpuan natin ang ating sariling gumagawa ng mga hakbang para tugunan ang uhaw ng ating kalooban sa iba't ibang pamamaraan maliban sa paglapit sa Kanya. Gusto nating matighaw ang ating gutom. Yung gutom ng ating kaluluwa, yung hindi natin masawata na uhaw, ang kalooban nating hindi mapakali hanggat hindi nakapagpapahinga sa piling ng Diyos. Dito pa lamang, ngayon pa lamang. Paano po ba natin matutugunan ang restlessness na ito ng ating espiritu? Ang salmista rin po ang tumugon. Ayon sa kanya, pananalig, pagtitiwala. Pananalig at pagtitiwala. Ang sabi po niya, ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Parang sinasabi po niya na, I believe I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Ang kagandahang loob pong ito ng Diyos ang nasaksihan at naranasan ng 5,000 mga tao sa ibabaw ng lawa ng sa ibayo
ng lawa ng Tiberias. Hindi po kasi niya maatim o matiis na makitang nagugutom ang mga sumusunod sa kanya. Kaya gumawa siya ng paraan para makakain sila. Para ang hindi nila maubos maisip noon dahil isang kababalaghan. At maaaring hindi rin natin maubos maisip ngayon dahil isang ang kababalaghan. Kaya maghahagilap tayo ng something sensible na explanation para lamang mayroon tayong mahawakang malapit-lapit sa ating karanasan. Maaring masabi ng ilang well-meaning preachers, kasama na ako doon dati, na ang generosity of one led to the generosity of many. Kaya nakakain silang lahat. At labis-labis pa. Ayun po yung parang nagsasuggest na lahat naman yata sila'y may baon. Ngayon, nung inilabas ng bata ang kanyang baon, inilabas na rin ng iba ang kanilang baon. At nag-sharing sila. Well-meaning. Mahahawakan natin dahil malapit sa ating karanasan. Pero pag ganun ang ating paliwanag at ganun ang ating gustong panghawakan para na rin nating ninanakawan, dinudukutan, hinahablutan ang mahal na poong Jesus Nazareno ng kanyang kakayahang makagawa ng kababalaghan. Oo nga naman, madaling maintindihan. Pwede. Kaya lang, sabi nga natin, pag pinanghawakan natin ito, mabibitiwan naman natin ang katotohanang maaaring ang minultiply talaga niya ang 5 tinapay at 2 isda in an extraordinary way simply because why not? Diba? Bakit hindi? Kaya niyang gawin yun. Diyos siya. At tayo'y hindi. Ang pwede nating magawa ay maniwalang nagawa nga niya yun labas man sa saklaw ng ating rason, lohika at pag-unawa. At magtiwalang kung iyon nga ay ginawa niya para sa kanila. Noon, ano pa kaya ang hindi niya magagawa para sa atin ngayon? O mas tama sigurong itanong, ano kaya ang magagawa pa niyang himala para sa ating kalagayan ngayon? Para sa akin, minamahal kong mga kapatid, ito po ang pinaka-sensible na maaari nating itanong kaysa ang pabulaanan at itanggi. It makes more sense to believe than not to believe. Dahil totoo po ito. Umaasa ako rito, araw-araw. At maaaring kayo rin, paggising pa lamang sa umaga. Umaasa tayo sa malalaki man o maliliit na himala ng buhay mismo. Ng masaganang pagsikat ng araw, ng himala ng hangin sa ating mga baga, at sa pagtibok ng ating puso. Sa himala ng buhay na nakabangon tayo kanina, sa halip na nanatiling nakahandusay sa higaan.
at sa napakarami pang hindi halos natin mapangalanan. Maliliit na himala. Hindi napapansin dahil ordinaryo. Kinasanayan. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin ngayong umaga, minamahal kong mga kapatid, mamalaya nawa natin yung pagkilos ng Espiritung Banal sa ating buhay na nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ng mga himalang ito sa ating paligid at sa ating kalooban. Mamalayan din nawa natin na tayo ay nasa receiving end ng paghihimala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ang magagawa natin ay i-expand ang ating kapasidad na tumanggap ng mga ito. Mahal na poong Jesus Nazareno, alam niyo po ang aming mga hinaing at kahilingan kung paanong pinaghimalaan niyo po sila noon. Paghimalaan din po ninyo kami ngayon. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 kataong mahigit, ipinakikita sa atin ang ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na maipagkakaloob niya sa atin. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad na pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Sa katahimikan ng ating puso'y idulog po natin sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng mga mararangal na mithiin ng ating puso na hindi na palista sa listahan ng mga intensyon at hindi nabanggit sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang natitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw ang iyong anak na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Oh,
Tumayo po tayo. Makipagtipan po tayo sa Diyos na kahanda na ang piging. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang inyong nakayanang atin ngayong inihahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo't kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo na po ngayong ipinagdiriwang namin ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga angko, napupulong langit at lupa na po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo ng tanang mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po ang mga biktima ng giyera at karahasan. Mga bagong martir ng pananampalataya. Kaawaan mo silang lahat at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuring po tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno na hindi na iba sa kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang kanyang ama na atin ding ama. Mamasahin ang kaharian
Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad po tayo't magbigaya ng kapayapaan sa isa't isa araw-araw. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Hesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy niyo po ang inyong matapat na pagsubaybay sa inyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at mga pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Ang kanilang mga hinahanap, naway kanila ring matagpuan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.